So nagwi-wilt siya pag late yung pag-water mo sa kanya. Eto, matagal na to sa akin. Oops, ano yun? Hi guys! Welcome back sa ating channel. Nandito ako ngayon sa kusina kasi magluluto tayo. Joke lang. So, dito lang kasi ako guys nag-video kasi sobrang init sa labas. Tapos, naghahanap ako ng pwesto na hindi masyado maliwanag. Kasi ano kami guys eh, surrounded kami dito. Glass window, tsaka glass door, like natural light pumapasok. Sobrang liwanag kasi. Kaya dito ako nakahanap ng medyo okay-okay sa kusina. And guys, dito muna tayo. Pero hindi tayo magluluto ah. Pero mahilig ako magluto, so pwede rin. Pag-uusapan pala natin, meron kasing nag-request about sa halaman na to. As you can see, leopard na plant. So eto siya guys, oh. Ayan. Eto, matagal na to sa akin. Oops, ano yun? Ay, may tubig. Wait lang. Nabasa. So, eto guys, yung leopard na plant, ang daming, ano, meron yata siyang green lang, yung ordinary lang na leopard plant. I know sa Pilipinas, very common lang to eh. Hinahayaan nyo lang to, no? Tumutubo lang to kung saan-saan. Usually, mas gusto niya to sa ano eh, sa under the shade. Minsan sa ilalim ng kahoy. Very common lang to na halaman. Pero, ang ganda kasi ng foliage niya din. Yung common lang na green lang, meron ako dati, pero namatay. Dito kasi guys, since considering na apat yung klema dito. May winter, may spring, autumn, ayan, summer. So, hindi lahat ng mga halaman dito suitable sa all year round. Meron naman mga, ano, mga native, ayan, mga survive yan. May mga halaman na sensitive na mga subtropical na halaman na minsan talaga ang hirap alagaan. May mga halaman dito na nagdudormant. Alam mo yan, parang natutulog sila. Parang nag-stop yung growth nila. Tapos meron din mga halaman na, alam niyo yun, mas gusto yung humidity. So, yan yung isa sa mga consider natin. So, over the years, guys, ang dami ko ng mga natutunan talaga. Kasi, ang dami ng mga halaman na tinry ko at mga hindi nag-survive. Ang dami ko na rin na matay ng mga halaman. Siguro mga hundreds na. Tapos meron din na mga sobrang finicky talaga na ilang beses ko na na tinry, pero hindi talaga nagsusurvive. So, suko na ako. Like yung mga Calathea, minsan yung ibang peperomia din. So, yan yung mga halaman na hindi talaga best friend. Kahit anong gawin mo, hindi talaga sila nagsusurvive. Kasi nga, syempre dito, alam nyo nung pag summer, grabe pala, sobrang init din. Pag winter, sobrang lamig naman. So, kailangan kung gusto mo talaga na naggumanda sila at di sila magkakaproblema, kailangan may sarili kang greenhouse na pwede kang maglagay ng mga humidifier o yung greenhouse mo, parang dome din mo na maganda din yun. At least hindi sila apektado ng wind. Ang hirap talaga mag-alaga ng mga halaman na wala ka talagang idea kung ano yung mga preference nila. Kasi yung mga kanya-kanyang halaman, kanya-kanyang preference din. Ayan, over the years, natutunan ko na kung ano yung mga preference nila. Minsan din, natetempt din ako na bili ulit tapos namamatay na naman. So, minsan nag-give up ka na. Nagsistick na lang ako sa mga halaman na hindi finicky, mabilis ng alagaan, walang masyadong kaek-ekan. So, yan yung mga kailangan nating i-consider sa pag-aalaga ng mga halaman. Ito mga few months ago ko lang to binili eh. Malaki na siya, mature na. And ito pa pala guys, pag bumili kayo ng mga halaman, minsan yung mga alam nyo na finicky na halaman, kailangan bumili kayo guys na mature na or medyo malaki na yung size. Kasi pag baby, yun minsan mas mabilis mamatay pag baby lang yung binili ninyo. Unless na lang kung meron kayong heat mat or growing lights, ayan, pwede yun. Pero pag wala, minsan mas maganda pag bumili kayo ng mga mature na plants. Like mga good sizes, yung mga medium sizes na. Hindi yung mga baby pa kasi hindi pa yan nakatry ng harsh na na klema. Eto, mga ano na to eh, mga ilang months na to sa akin. Tapos eto naman, eto, matagal na to sa akin. Hindi talaga siya lumalaki. Tapos hindi siya available all the time. So, unang labas nito, ang sobrang mahal. Over time, medyo nagmura na.
So, nakabili na ako ng malaki. Pero hindi talaga siya lumalaki, as in lumalaki na katulad dito. Ayan. Ito kasi, lumalaki yung dahon, tapos yung mga stems niya, lumalaki. Since baby to nung binili, ganun lang siya. As in, nagstay lang siya na parang ganitong size lang talaga. So, ang dami ko nang ginawa, fertilizer, position, kung saan siya ilagay. Buti naman, buhay pa siya eh. Nakalagay siya sa protected na area, filtered afternoon sun, matakaw to sa tubig. Pero kailangan, yung soil niya is very well-drained din. Gusto niya ng medyo basa lagi, pero kailangan well-drained. Kasi mas mabilis to mag-rot yung ano niya, roots niya. Every 3 days ko siya winawater. Kasi pag hindi siya na water ng regularly, nag-wilt siya. Pakita ko guys sa inyo yung isa. Meron kasi ako nito na variegated. So I know na yung variegated very common dyan, diba? Eto siya guys. Eto yung mangyayari kung hindi nyo ma-water regularly. So ayan ang itsura niya. So, nag-wilt siya pag late yung pag-water mo sa kanya. Yung last day na nag-water ako sa kanya, that was 3 days ago. Hindi ko talaga siya diniligan para mapipakita ko guys sa inyo kung ano yung itsura niya pag, ayan, kawawa, no, ayan ang itsura niya. So, actually, pwede niyo siya mapropagate, guys. Yung pag-propagate nito, i-divide niyo lang yung, ano niya, yung roots, yung halaman mismo, pwede niyo siyang ma-divide. Kung pwede siyang i-water propagate. Pero yan ang ating gagawin. So, itatry ko guys na i-water propagate siya. Pero, ilagay natin sa leka. Yung pangalan nito guys is Farfugium Japonicum or Japonicum. Pero, change na nila. Ano na siya? Ligularia. And, eto, Limerick. So, eto yung bago niyang pangalan. Tapos meron ako dito, meron akong baby dito guys. Itatry natin to guys na i-propagate. Kasi titingnan ko eh kung possible na ma-propagate siya sa water. Hindi ko pa talaga to na-try. Hindi ko lang alam din kung pwede siya ma-propagate sa water. Pero itatry ko. Let's see kung magso-survive siya. E di kung hindi, at least alam natin kung hindi pala pwede. So, ilalagay ko siya sa leka.